Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na pagpahiram niya ng buhay at lakas sa bawat isa sa atin. Salamat sa pagkakataon na tayo po ay patuloy na makasamba sa Espiritu at sa katotohanan kahit man lamang sa tinatawag nating online service. Loobin ng Diyos sa ating pag-aaral ay patuloy tayong mapaalalahanan at mapalakas ang ating buhay spiritual at gamitin ang ating buhay sa ikalulugod ng ating Panginoon. Hayaan po ninyo sa ating pag-aaral na magsimula tayo ng isang simpleng tanong. Who are you? Who are you? Si Neil Anderson po, author po siya ng mga libro at isa po sa kanyang sinulat ay yung Victory Over Darkness. Ang sabi po rito, it sounds like a simple question requiring a simple answer. Pero sa totoo, hindi po ito madaling sagutin. Si Neil po ay nag-i-enjoy na itanong ito sa maraming tao. At ang sabi niya, kung ako tatanungin sa tanong na who are you, sasagutin ko sila. Ako si Neil Anderson. At sasagot sa kanya, hindi, yan ang pangalan mo. Who are you? Ah, ako isang professor ng isang seminaryo. Hindi, yan ang ginagawa mo. Pero ang tanong ay, who are you? Ako isang Amerikano. Hindi, diyan ka nakatira. Pero ang tanong ay, sino ka? Ako ay isang Baptist. Yan ang iyong denomination. At nagpatuloy siya sa pag-describe kung sino siya para makilala siya. Pero ang totoo, ang gusto niyang palabasin dito, sino ka bilang anak ng Panginoon? Sa anumang sirkumstansya ng buhay mo, nakikita ba ang pananampalataya na mayroon ka sa Panginoon? Ngayon pong umaga, nais nating mag-aral sa isang aralin na nagsasabi na God is bigger than your circumstances. Mas malaki po ang ating Panginoon kaysa sa ating mga pinagdaraanan. Gusto po nating basahin ang sulat sa Juan sa pangkat na 6, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod. Bayan yung basahin ko ito sa Tagalog translation. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Pilipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Pilipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Pilipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilin ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebeda at 2 isda. Ngunit gano na ito para sa ganyang karaming tao? Paupuin niyo sila, wika ni Jesus. Madamo ang lugar na iyon. Umupo ang lahat ng humigit kumulang 5,000 mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos na makapagpasalamat sa Diyos ay pinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa sa isda. Binigay sa lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Verse 13, ganun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Amang banal sa aming pong pag-aaral ngayong umaga, hinihiling po namin ang pangmasiwa at ministeryo ng banal na Espiritu. Tulungan mo kaming matuto sa iyong mga sasabihin at bigyan mo kami ng pusong handang sumunod sa mga papaalala mo sa amin. Salamat po sapagkat alam namin
ikaw ang magsasalita sa amin, in Jesus' name. Amen. So sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, sa temang binanggit natin, God is bigger than your circumstances. Gusto po nating tingnan mabilis ang passage na binasa natin patungkol mismo sa karanasan ng mga alagad kasama ang Panginoong Yesus. Sapagkat ang Panginoong Yesus noong mga panahon ngayon ay sige-sige sa paggawa ng mga himala, pagpapakain sa mga nagugutom, pagpapagaling sa mga may sakit, at pagpapalayas ng mainalihan ng masamang espiritu. Dahil dito, maraming tao ang nais na makita ito, sumunod sa Kanya upang mapatunayan ang Kanyang ginagawa. At dito po, sa passage na ito, ipinakita ng Diyos ang Kanyang kalakihan sa gitna ng kanilang sirkumstansya. Pansinin po natin sa ating pag-aaral, meron pong tatlong mga suggested solution to the problem of a hungry crowd. Three suggested solution to the problem of a hungry crowd. Number one sa ating pag-aaral, estimate the cost and get overwhelmed with the bigness of the need. Estimate the cost and get overwhelmed with the bigness of the need. Saan po natin ito kinuha? Kung atin pong titingnan ang talata, simula po sa talatang 5 hanggang 7, ganito po ang ating mababasa. When Jesus looked up and saw a great crowd coming towards him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. Ito po ang gusto nating tignan sa pagsimula ng ating pag-aaral. Kung ito yung ating papansinin, na-estimate kagad ni Philip ang kalakihan ng bilang ng tao at na-overwhelm kagad siya ng kalakihan ng pangailangan. So pansinin po niyo, na-estimate niya yung cost. Ano yung estimate niya? Sabi niya, kung babalikan po natin yung ating yung talatang binasa, 8 months wage, hindi sapat para makabili ng pagkain. Ang bagit po rito each one to have a bite. Nang hindi raw sasapat, nakwenta kaagad niya ito. So dahil doon, nakikita natin kaagad yung ginawa ng Panginoon. Ang totoo, tinanong lang siya naman ni Jesus dito para subukin eh. Para makita niya kung paano ba sumusunod ang kanyang mga alagad. Pero kapansin-pansin po rito yung kawalan ng pananampalataya na may magagawa ang kanyang Panginoon. Para bang sa simula ko, parang gusto natin sabihin, Philip, who are you? Disciple ni Christ, pero hindi ginagawa yung pwedeng magawa ng kanyang Panginoon. Alin yun? Yung magtiwala sa kalakihan ng Diyos. Sa ilalim po ng pag-aaral natin ito, gusto natin tingnan. Una, God is sovereign and in control of every situation. Jesus has not caught by surprise by this crowd and their needs. He had in mind what is going to do. Dito po sa puntos isa ng ating pag-aaral, gusto nating tingnan. God is sovereign. He is in control of every situation. Sa pangyayaring ito, kalmado ang Panginoon, kontrolado niya ang sitwasyon, alam niya ang kanyang gagawin. Ang totoo, sabi nga nung talata, sinubok lang naman niya si Felipe. Pero sa kanyang isip, alam niya yung kanyang gagawin. So gusto nating tingnan kaagad dito sa ating pinag-aaralan, yung realidad na kapag inalaw ng Diyos na tayo ay dumaan sa isang sirkumstansya na napakabigat, ang ating nakikita ay ang kalakihan ng ating mga problema. Hindi yung pagiging sovereign ng Diyos, hindi yung ang Diyos ay in control of every situation in our lives. At kung minsan,
nasusurprise tayo na ang Diyos pala ay may magagawa sa atin. So yun po ang gusto kong tingnan natin. Pangalawang gusto kong tingnan natin na pag-aaral natin ay yung sinasabi rito, although God is sovereign, He wants us to join Him as He accomplished the task. Gusto po niya na makasama tayo para gawin ang trabaho. Hindi ba? So, anong sabi ni Jesus? Philip, saan tayo pwedeng bumili ng pagkain? Sinama niyang mga alagad sa kanyang task. Ang suliranin ay hindi kaagad naunawaan ng mga disciples yung kanilang dapat gawin. Ang totoo ay nagtanong pa siya. Eh, saan tayo bibili? Kulang ang ating pambili. Hindi nga sasapat sa kanila. So sa puntos isa, gusto kong liwanagin sa inyo yung realidad na ito. Huwag nating tignan at huwag tayong ma-overwhelm ng kalakihan ng Panginoon natin kasi mas malaki ang Panginoon natin. Kayo ng mga kapatiran sa Lord, ang ating church ng IRM sa Lord, huwag nating tignan yung circumstansyang pinagdaraanan natin ngayon. As of now, wala kayong pasto na nangangalaga sa inyo. As of now, kayo-kayo bilang mga leaders at namamahalan sa church at umaasalaman kayo sa online Bible study, online prayer meeting, online messages, twice a month. Pero tandaan nyo, we have a sovereign God na kontroladong lahat ng bagay. Ang sabi niya, gusto ko kayong makasama para ma-campus ko ang trabaho. Pangalawang puntos ng ating pag-aaral, ng ating papansinin, ang sabi, enlist others to help and get intimidated by the urge and the limited resources. Ano ho ang gusto nating tingnan sa puntos na ito? Kinuha po natin ito sa talatang 8 and 9 ng chapter 6. Ano po ba ang sabi sa talatang 8 at 9? Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke, "Here is a boy with a 5 small barley of loaves and 2 small pieces. But how far will they go among so many?" Narito po ang isang batang lalaki. May 5 tinapay at 2 isda. Pero paano po ito kakasya sa kanila? So pansinin po niyo yung talata. Ang sabi po rito, "Here is a boy with 5 small." Pansinin po niyo, dinin po yung maliit na tinapay at pangkaraniwang isda. Ang sabi ng ilang mga tagapagturo, ito raw isdang ito at tinapay nito ay mga mabababang klase. Ano nga ba expect natin sa isang bata? Magdadala ng mamahaling pagkain? Hindi po. So, yun po ang gusto nating tingnan dito sa puntos pangalawa natin. Yung limited resources na mayroon po sila. So, mapapansin po natin, ano yung meron sila? 5 tinapay. Ano yung meron sila? 2 isda. Pangkaraniwan. Pero gusto nating sabihin, maliit na bagay, pero pinagpala ng Panginoon. So, sa mga susunod na talata, makikita po natin yung kahalagahan ng bagay na ito na ating pinag-aaralan. Small things. Alam po ba nyo yung small things that became instruments to accomplish great and mighty acts? Yung maliliit na mga bagay na nagiging instrumento para magawa yung mga dakilang bagay na gustong gawin ng Panginoon. Dito sa case na ito, familiar ang kwento, 5 tinapay, 2 isda. Pero tingnan natin ang mga halimbawa. Sa lumang tipan, si Moses. Ano meron siya? Tungkod. Pero ang mga Israelita ay nakatawid sa tinatawag nating Red Sea, sa isang dry ground para makadayas ang mga Israelita sa Ehipto dahil doon sa salot na meron sila. Tungkod, ginagamit ng isang tao upang matuwangan sa kanyang paglalakad. Pero pinagpala ng Diyos. Maraming mga Israelita ang naligtas dahil sa tungkod na ito. Pangalawang halimbawa, si David, slingshot. Mas pwedeng ikumpara natin sa tawag nating tirador. 5 makikinis na mga bato na pumatay
sa higanting si Goliath. Itong Goliath na ito na umaalipusta sa makapangyarihang Diyos. Itong Goliath na ito na tinatakot ang mga tao ng Diyos sa pamamagitan ng isang kabataan o pwedeng sabihin batang hindi namang mandirigma gamit ang kanyang sandata. Isang maliit na slingshot na patay, na patumba ang higanting umaalipusta sa kanyang Panginoon. Pangatlong halimbawa na gumamit ng maliit na bagay ay si Gideon. Sa pamamagitan ng 300 na mga sundalo, 300 armies, natalo po nila ang mga Midianites. Ginamit po ang kokoonting mga sundalo sa tunog ng trompeta. Sa pamamagitan nito, tinalo nila ang mga mandirigma. Gusto kong tingnan natin sa pangalawang puntos ng ating pag-aaral, ang sabi natin, huwag tayong ma-intimidate ng limited resources. Kung ano meron tayo, hayaan natin ang Diyos kumilos. Bakit po? Sa kasaysayan ng ating pinag-aaralan, ang maliit na bagay, pinagpala ng Diyos. Ang banggit, humigit ko munang 5,000 mga lalaki nakakain. 5,000 mga lalaki, sumobra pa ang pagkain. Sa pangatlong puntos ng ating pag-uusap, gusto nating tingnan, entrust everything to Jesus and be surprised with the miraculous provision of God. Ito yung gusto nating tingnan. Entrust everything to Jesus and be surprised with the miraculous provision of God. Pangatlong punto sa tuling punto sa ating pag-aaral. Ano pong sabi? Ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa Panginoon at huwag tayong masurpresa sa mga mahimalang provision ng Panginoon sa atin. Pansinin po natin sa Matthew chapter 14, verse 19 and 28. Ano po ang sabi dito? And he directed the people to sit down on the grass, taking 5 loaves and 2 fish, looking up to heaven. He gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people, and they all ate and were satisfied. Silang lahat ay kumain, silang lahat ay nasiyahan. Ito po yung gusto nating tingnan. Humigit po mulang 5,000 tao, 5 tinapay, 2 isda, nakakain ng lahat. Ang miracle dito ay nasiyahan sila, nabusog sila, pero meron pang natirang napakarami. 2 bakul ang banggit po dito. Sobra-sobra ang natira. Sa pamamagitan ng maliit na bagay na pinagkatiwala sa Panginoon. Pansinin po niyo yung binanggit po dito, no? Ang sabi po, looking up to heaven, he gave thanks, no? Pagkatapos manalangin, pinagpira-piraso, binigay sa mga lagad at sinabi, ipamigay ninyo sa mga tao at silang lahat ay kumain. Ano po ang practical lesson na pwede nating kunin dito? Practical lesson is clear. Whenever there is a need, give all that to have to Jesus. Give all that you have to Jesus and let Him do the rest. Begin with what you have, but be sure you give it all to Him. Ang practical na aralin na iniiwanan ng point 3 ay ito. Anumang meron tayo, ibigay natin sa ating Panginoon at hayaan natin siya ang gumawa sa ibang mga bagay. At ang sabi ito, begin with what you have. Kung ano yung meron tayo, doon tayo magsimula at hayaan natin ang gumawa ang Diyos sa huli. At tiyakin natin lahat ibibigay natin. Pansinin po ninyo, kung ako yung bata, dinala ko ang 5 tinapay, 2 isda para pag nagutom ako, may kakanin ako. Pero kapansin-pansin dito yung ginawa ng bata. Ibinigay po niya lahat sa Panginoon. Nang ibigay po niya sa Panginoon, nanalangin ang Panginoon at nagkaroon ng himala dahil sa kanyang pagbibigay ng lahat-lahat.
Napakaganda pong alalahanin yung practical lesson dito. No, alin po yun? Bigay ho natin lahat sa Panginoon. Kung ano yung meron tayo, wag ho natin ipangako yung wala tayo. Meron kang konting pera, may konting kang kaalaman, may konting kang lakas, ibigay mo sa Panginoon. At ang sabi rito, hayaan mo ang Diyos ang gumawa sa iba. Pero tiyakin mo, ibigay mo lahat sa Panginoon. Sa Panginoon, walang partial. Lahat-lahat dapat ibinibigay sa Panginoon. Ang totoo, kung ito papansin natin, sa ating pagtatapos, gusto nating sabihin ang isang simpleng katotohanan. To take, bless, and then give was one of the most profound pattern of Jesus. Jesus' activity by which He symbolizes the truth that if man would offer Him whatever they might have, however earthly and limited, He could call down God's heavenly grace upon it and thereby return it with spiritual potential which the giver never dreamed it could convey. Ang gusto po nating sabihin sa ating pagtatapos, ang Diyos may kakayahan gawin ang lahat ng bagay. Ang importante, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ang tanong ko sa inyo sa pagsimula natin, who are you? Ordinary people. Ordinary people. We are just an ordinary people. Pero tandaan nyo, God uses ordinary people. He uses people just like you and me, sabi nga isang awit, who are willing to do what He commands. He used people who would give Him all, no matter how small, sabi rito, o anumang bagay na meron tayo, bigay natin sa Panginoon. Bakit? Sabi rito, because little becomes much when you place it in the Master's hand. Kapag po ang maliit ay binigay natin sa Panginoon, ang sabi po rito, pagpapalain ng Diyos. Who are you? Anak ng Diyos. Nasaan sirkumstansya ka, alam ng Diyos ang pinakamabuti sa iyo. Ang sabi ng ating pag-aaral, simple-simple, kung ating babalikan, ang ating katuruang binigay ng Panginoon sa atin, ipinapaalala niya sa atin ang katotohanan. Magtiwala tayo sa Panginoon. May magagawa ang Panginoon sa buhay natin. God is bigger than your circumstances. Mag-pray tayo. Father God, pagpangalain mo po ang mga kapatid ko sa Lloyd IRN. Hinihiling ko po samantalang wala pong isang pastor na nangangalaga sa kanila. Makita nila ang kalakihan mo na ikaw ang may control ng lahat ng bagay. Pagpalain mo po sila sa pangalan ni Jesus.